Yan mga bro, nandito naman tayo sa ating vlog. Nasa harap ko ngayon ng isang TCL CRT TV 21 inches blue dot. Pero yung pangalawang ano na ito ha, yung pangalawang klase na ng blue dot. Ang trouble niya, papakita ko. Saksa ko muna. Yan, may standby. Tapos mamatay. Ibig sabihin na matay, nag-oscillate na siya ng ano na, umandar yung jungle niya, yung system. Kaso walang display oh. Wala rin boses. Ganun lang siya. Ayun, nawala oh. Gluting ko muna. Ayan, saksa ko ulit. Ayan, standby. Standby lang siya. Ipipindutin ko yung button niya nandito sa ibabaw. Channel button. Ayan. Ibig sabihin, gumagana yung system control niya. Wala lang ano. Wala lang oscillation. Pero ibig sabihin na gano'n na siya. May power yung ano niya, yung jungle. Ibig sabihin gumana. Kaya buksan na natin para makita natin kung ano yung sira niya. Ito na yung board niya mga bro. Tanggalin ko muna yung mga wiring. Ayan yung board nyo, malinis naman. Diba? Wala pang nangitim na parts. Hindi naman siya overuse. Ayan o. Parang wala pa siyang ano, repair. Bali, check muna natin yung ano niya. Yung B plus kung meron. Sasaksak ko muna. Check natin yung B plus. Ayan, meron naman siya. Yan, normal yan pag ganyan. Hindi pa yung nag-oscillate kaya ganyan lang siya kababa. Nasa 70 volts lang siya. Pero ipipindutin ko yung channel dito sa taas. Ayan o. Check natin ulit. Ayun oh. Nasa bandang 105 volts siya. Sabihin normal yung ano natin. B plus. Dito sa pati dito sa flyback yun. B plus. Sa collector. Yan meron siya. Kapag naka-oscillate ang TV, huwag nyong ugaliin na mag-check kayo ng B plus ay mag-check kayo ng voltage dito sa mismong collector pag naka-oscillate siya. Kasi ang mangyayari yung tester nyo, biglang pipitik, madedetect niya yung AC na ano, na mataas ang voltage. Kaya ganun. Kailangan mag-check kayo pag naka-standby lang siya. O kaya hindi siya naka-oscillate. Kaya bumalik siya sa ano, standby. Pakita ko lang. Yan, drain na yung mga kapasitor. Check na natin ulit yung B plus. Saksak ko na. Ayun o, nag-oscillate naman siya. Dali mag-check pa tayo sa ibang parts.
check natin yung ano, yung minsan kapag luskon itong jungle, ganun ang nangyayari. Pero sa tingin ko, tingnan yung jungle, oh. Wala naman siyang ano, luskon. Maayos yung ano niya. Maayos pa yung pagkakahin. Ganun din yung vertical. Maayos pa naman yung pagkakahin niya. Pero para sigurado, dodoblin ko mamaya. Hanapin muna natin kung ano yung pinakasira nito. Minsan sa ganitong trouble, yung mga capacitor sa ano, secondary. Tingnan natin, visual check muna natin yung mga capacitor sa secondary. Tingnan natin kung may nag ano, namamaga. Yan, bali sa itsura nila ayos pa naman, no. Wala naman namamaga. Yan yung regulator niya. Yung drive, regulator drive ito, SMD type siya. Kapag ka naka-trouble kayo nito na yung minsan magpa-power, minsan ayaw. Tapos marami yung ano, marami yung power supply niya. Linisan nyo lang kasi ilang beses na ako naka-trouble nun. Linis ko lang dahil sa may ano, dumi. Parang corrosion, ganun. Linisan nyo lang na maayos tapos magpa-power na siya uli. Pero minsan ano, yung capacitor sa secondary. Sila yung ano, sira. Pero ito nag-oscillate naman siya. Check natin yung ano pala. Check natin yung, lagyan natin yung body ground. Yung supply ng horizontal drive. Ito yung horizontal drive, oh. Transformer. Ito muna yung base. Sundan nyo lang. Base. Ito, transformer na maliit na to. Ito yung secondary yung transformer, ito yung primary. Check nyo lang dyan kung may supply yan. Check natin. Sasakto ko muna. Then meron siyang supply. Nasa ano, yun parang biglang nag-oscillate nung diniinan ko. Ayan mga bro, oh. Bandang 7 volts, 7.5. Ayan. Tapos yung transistor naman, yung collector niya, ito yun, oh, check natin. Mababa. Ayan, oh, nawawala-wala. Dapat 7.5 din ang sukat niyan, eh. Kaya i-check natin yung ano, o baka loose connection lang. Pwedeng putol yung winding o kaya loose connection. Hinangin ko muna sa mga Sharp Primo. Madalas akong maka-encounter na ganun yung horizontal drive transformer, eh. Na ganun, nag-uumido yung kwan, yung tanso niya, winding. Pero nagagawa pa ng paraan yun. Kalasin nyo lang tapos i-dugtong. Pwede naman. Ito, try ko munang hinangin kasi diniinan ko kanina. Parang nag-oscillate, eh. May narinig akong pumitik. Ayun yung umano. Parang kumislap. Kaya hinangin ko muna tapos check na natin. Yan mga bro. Nahinang ko na yung ano, horizontal drive transformer tsaka yung transistor. Kasi kanina dinihinang ko, biglang parang tumas yung voltage nung kwan, eh. Habang tinitest ko siya, biglang narinig ko nag-oscillate, kaya malamang naglulus lang itong ano, itong transformer na to. Ngayon, hininang ko siya. Yan palang hininang ko, wala pa akong hininang sa ibang parts. Yan, oh. Try ko na siya ngayon. Baka katulad din nung iba kong pinakita,
Baka ano lang din naman, minor. Mas maganda kasi akong minor eh. At least din na tayo mahirapan. Pareho din naman yung ibabayad nilang labor eh. Try na natin. Yun, no? Hindi ko nag-oscillate na siya. Ayun, meron na mga bro. Tulad din ng mga nauna nating ginawa. Minor lang siya. At least di na tayo nagpalit ng mga parts o di na tayo pinahirapan. Pero hinangin ko pa rin yung ibang parts para sigurado. Tulad ng tuner tsaka yung vertical. Tsaka dito sa RGB niya. Yung protect pala nito mga bro nasa ano parts ng vertical. Marami na akong na-encounter din na ganito. Yung lalabas yung display tapos magpa-power. Power off siya. Maliban sa button, nasira. Yung ano, capacitor sa vertical. Yung dalawa na to. Ayan o. 302. Tsaka itong 310. Yan ang mga na-encounter ko na ano. Tsaka pala yung dito. Basta pagka naka-encounter kang gano'n, yung magkakaroon siya ng display. Tapos mag-off. Ito yan. Pwede rin yung button, ha. Pero pwede naman disconnect nyo muna yung button. Para masigurado nyo kung alin nga ba yung sira. Yun lang mga bro. Bali, total okay na to. Okay na to kaya... Hanap naman tayo ng sunod nating i-re-repair. Maraming salamat sa inyo mga bro.